Director! Trixie! Gusto ko lang makaalis sa lugar na to. Or, why not umuwi na lang kaya ako? Or, let's go somewhere else. Hindi ka naman marunong mag-drive. Eh di, pag-drive niyo ako, mag-road trip tayo. Para naman maiwasan ko yung Lilet na yan. Well, di ako sa road trip. G, tara. Paboring na din naman yung party ni Migo. True. Oh, Trixie, since pasimuno ka nito, where do you want Joy to drive us? Guys, let's go! Ang sabi kasi ng Ate Lilet mo, sabi mo sa kanya, babalik ka kagad. Makausap niya si Ate Lilet? Oo. Nakwento niya na pinipigil na kanya, ayaw mong papapigil, so nagantay lang sila ng driver hanggat di ka na dumating at di ka pa makontakt. Eh, paano ko babalik, Mom, Dad? Nakaksikenda na ako eh! We are sorry, but we want to know everything. Gusto naming malaman kung na-peer pressure ka lang ba kaya ka sumama sa kanila. We want to know all that happened so we can help you. Kasi may namatay na. Gusto ko lang umuwi. Kailangan muna natin kumuha ng clearance sa doktor. No, Dad! Gusto kong umuwi, kaya ako sumama sa kanila sa car. Ay, bakit di ka na lang kasi nagpatid sa driver at sa Ate Lilet mo? Eh, si Ate Lilet kasi! What do you mean? Anong ginawa ng Lilet na yon? Ses, Sheila, Medyo Mari, nandito na sila! Pakiakit na yung mga gamit ni Trixie sa kwarto niya. Tapos, sabihin niyo kay Jomar na makakaalis na siya at huwag na siyang babalik. Ma'am? Kailangan ko pa bang isigaw para maintindihan mo? Pwede ba alisin niyo sa harapan ko yung pagmumukha ng babaeng yan? Pwede na rin siyang sumama kay Jomar kung gusto niya. Po, ako po ba yun, ma'am? Kurento sa akin ni Trixie yung nangyari kagabi. Ano pong ibig niyo sabihin? Ano ginawa ng Lilet na yon? After ako ihatid ni Ate Lilet sa party, iniwan na lang niya ako mag-isa doon. Tapos nandun siya sa kotse, kasama na si Kuya Jomar. I don't even know kung ano yung ginagawa nila doon. Tapos, kita ko yung phone ko. Nag-miss call ka. I tried calling you, Mom. Pero nalobot na yung phone ko eh. Gusto ko nang umuwi. Pero wala yung car natin. Wala si Kuya Jomar, wala si Ate Lilet. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Kaya sumabay si Trixie sa mga kaibigan niya dahil paglabas niya, wala na yung sasakyan, wala na kayo! Eh, hindi yung totoo yun! Trixie naman, di ba umalis kayo? Pinigilan pa nga kita eh! Pero hindi ako nawala doon! Ate Lilet, bakit ba pinagmumukha mo akong sinungaling dito? Ano pa nga ba? Ano pa nga ba? Yung mga friends ko, oh, tingnan mo in critical condition! At ayaw mo masisi, kaya pinapasa mo na naman sa akin! How dare you accuse my daughter of making up stories para lang proteksyonan yung sarili niya!